Halo ha mga kamarites, ayun ako ang mga alaga ko talaga, pinapahirapan pa ako. Tahini, pancake daw ang gusto ng aking pangatlong alaga. Yung maliliit daw na cute, ayun ako, nahirapan pa ako kung paano ko ba yun gawin. Kasi una kong ginawa ay malalaki talaga, kaya ito na lang yung naisip ko. Ilagay ko na lang dyan yung ginawa kong pancake, dough na pancake, para magaya ko yung binibili nila. Kaya ayun na nga, sa wakas, nasaksis ko na rin kahit papano. At hindi man siya bilog na as in bilog, ay okay lang. At least, nagawaan ko na ng paraan paano paliitan yung paliitin pala yung pancake na gagawin ko. Ewan ko ba, bakit napagtripan to ng aking alagang pangatlo. Masama kasi pakiramdam niya. At saka napakahilig talaga niya ng pancake. So, ayan na nga yung pinagagawa ko. At ayan yung sinabi ko na ginawa ko na hindi siya nasucceed kasi may kalakihan ang gusto niya. Yung as in maliliit. Kaya yan na lang dyan ko nilagay para masucceed ko at magawa ko yung mga gusto niya na tiny. Small daw na pancake. So, ayan. Bahala na. Pinag-inartihan ko. Sana magustuhan niya. Mahilig kasi siya sa mga food na may mga arte-arte or design. Kaya ito na lang yung naisip ko na gawin ko para makakain din siya. At ginawaan ko rin yung pinakabunso kasi kung ano yung makita niya, yun din ang gusto niya. Hello mga kamarites! For today's video, puro na lang makaroon niya ang niluto natin. Siyempre, ito sa pangalawa kong alaga. Kasi ayaw niya ng makaroon niya na sus niya ay red daw. And then, ito naman lasagna ay para sa mga panganay ko. At saka, syempre, yung dalawang maliit. Ayan na! Ay naku. Ang hirap masusi. Uy, grabe yung creamy niya. Oh, yan. At ito naman sa pangatlo. Diba? Favorite nila to. Ito lang ang nakakahirap, mahirap sa akin pag magluto ako ng macaroni spaghetti ay dalawang recipe or tatlo. Kasi yung isa, ayaw niya ng ganito yung sauce niya, yung may red. Thank you for watching mga kamarites. Mag-deliver tayo ng pagkain ng mga bata. Sama rin ba kayo? Wag na. Bye-bye! Hello mga kamarites. Nagutom ako. Pagkatapos ko lang maglinis. Kain muna tayo. Hintayin ko lang yan matapos yung aking bread. At syempre, mayroon akong kamote dito. Ipaprito ko siya mamaya sa brown sugar. Diba? Ito lang yung natira eh. No worries. Tapos na yung ating tinapay. Okay, mainit-init pa. Dahil mainit-init pa, sarap tong pahiran ng star margarine. Wala nang laman oh, sinisip-sip ko lang talaga. Kasi masarap siya eh. Tapos, lagyan siya ng white sugar. Ganon. O, diba? Simple lang, pero masarap. So, ayan, okay na siya. Tapos na, ganyan lang. O, di matamis na. O, masarap na. Kain tayo mga kamarites. At dahil kanina pa yan mainit, maglagay lang ako ng olive oil. Kunti lang. Maglagay pala ako ng brown sugar na 1 spoon. Pero kailangan ko siyang dagdagan. Ayan. Ipamirit ko lang siya para ilagay ko yung kamote. Kamote Q ito. Huwag ko ba? Ba't ko napotripan ito? Hanggang sa mamilt lang at maglagay ako ng yan. Tawag nito, butter. Para mas lalong sumarap. Yan. Parang yung sugar natin ay nag-melt na siya. Ilagay ko na itong isa-isa. Ito ang aking kamote. Kunti lang ito. Pati ito yung natira.
sa kamote dati na binili ng aking nanay. Pag-init na aking kalam, mas mabuti siguro kung hinaan ko siya ng apoy. Baka masunod. Kamis. Kung meron lang sanang banana, no, yung ano, yung saling na saba, masarap siguro kung ganun. Ay, naku, nakakalok ka mga Kamarites. Parang nasunog pa siya. Parang nasunog. Thank you na sunod. Tapos siyempre magtitimpla tayo ng kape. Parang nasunog siya, no? Nasunog ba o hindi? Sa sugar siguro to. Sarap. Hindi siya nasunog. Thank you for watching. Bye-bye.